Hi! Welcome sa aking channel. Sa video pong ito, ituturo ko po sa inyo ang updated na paraan kung paano ba tayo makakapag-register or makakagawa ng ating user ID at password sa SSS Online or sa My SSS. Importante po na meron tayong SSS Online account dahil sa panahon ngayon ng pandemya, hindi pa po tayo allowed na pumunta sa mga SSS branches para ipatingin kung nahulugan ba ng tama ang ating mga SSS contribution or kung gusto natin mag-loan. Hindi po tayo makakapunta sa mga SSS branch. Kaya mas maganda na meron tayong SSS online account para mapakinabangan natin ang ating mga benepisyo sa ating SSS. So, kung interesado po kayo sa topic na ito, just keep on watching. Gamit po ang ating cellphone or laptop, buksan lamang po natin ang ating Google Chrome at pumunta po tayo sa website ng sss.gov.ph. Then, i-check lang po natin yung I am not a robot, then i-submit po natin. At kung may mag-pop up man na ganitong mga picture, i-click lang po natin yung mga picture na hinihingi ng server. Kuwari po, traffic light, i-click po natin yung mga picture na may traffic light. Then pagkatapos po natin maklik yung mga tamang picture na hinihingi, i-click po natin yung verify. Then after po nun, i-click lang po natin yung I am not a robot ulit, then submit. Then, i-click lang po natin tong member. After po nun ay mapupunta na po tayo dito sa member login at i-click lang po natin tong not yet registered in my SSS. Sumunod naman pong lalabas ay ang mga reminders. Nasa inyo po kung gusto nyo pong basahin, pero pagkatapos po nun, i-click lang po natin ang certify at proceed. After mag-proceed, sunod na pong lalabas ang online form na ating pong pipilapan para makagawa tayo ng user ID at password kay SSS. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po pipilapan ang mga yan. Una po nating pipilapan ay ang CRN or SSS number. Para po sa inyong kaalaman, ang CRN po ay ang mga number na makikita po natin sa itaas na bahagi ng ating UMID ID. Isa lamang po ang pwede natin gamitin dyan. It's either CRN or SSS number. Dyan po sa example na ginawa ko, CRN po ang nilagay ko po dyan. Next naman ay ang email address. Parehas lamang po ang ilalagay natin dyan sa email address at sa confirm email address. Make sure lamang po na active po ang ilalagay natin na email address dahil dyan po mag-i-email sa SSS ng password na gagamitin natin pagkatapos natin mag-fill up ng online form. Sumunod naman po ay ang preferred user ID. Sa pagpili po natin ng preferred user ID, kailangan po 8 to 20 characters. Ibig sabihin po, minimum of 8 characters at maximum naman ng 20 characters. Ito po ay combination ng letters and number. Pero dapat po mauuna po ang letter bago ang number. Bawal din pong gumamit ng mga special characters maliban na lamang po sa underscore. Sa makikita po natin sa bandang kanan na nakalagay po na this user is not available. Ibig sabihin po ay nagamit na po ang user ID na yan. Kaya kailangan po natin pumili ng iba pang pwedeng gamitin na user ID. So pinalitan ko na po ng ibang user ID at kung mapapansin nyo po nawala na po yung kulay pula na nasa kanan, ibig sabihin po pwede na po yung user ID na yan. Reminder lang din po sa tuwing makikita po natin yung kulay pula na yun sa kanan, ibig sabihin may mali po sa pag-fill up na ginagawa natin. Next na po nating pipila upan ang surname or last name natin, given name natin,
middle name natin, at suffix. Suffix po, yan po yung junior, senior, or the third. Then, date of birth. Paalala lamang po, bawal po tayo dyan gumamit ng special character like underscore, asterisk, at period. Bawal po yun dyan. Next na po ay ang mailing address or ang address natin dito sa Pilipinas. Lagay lamang po natin yung room number, floor or unit number, building number kung meron man po. Kung wala naman po, eh pwedeng-pwede naman po natin yan laktawan. House or lot number, block number, street, subdivision kung nakatira po tayo sa subdivision. I-check po natin ang Metro Manila kung taga Manila tayo or taga province, municipality at ang barangay. Pagkatapos po noon, mag-automatic na pong lalabas ang ating postal code. Sumunod naman po ay ang foreign mailing address or yung address natin sa ibang bansa kung meron man po. Kung wala naman, okay lang po, nalaktawan na lang po natin yan. Pero kung OFW po tayo, ilagay na lang po natin yung address natin kung nasan man tayo sa abroad or yung address natin sa abroad. Then, registration preference. Ito po ang listahan ng mga information na pwede natin gamitin bilang registration preference. Pipili lang po tayo ng isa dyan. Depende po kung alin po ang meron tayo dyan sa mga yan. Yun po ang pipiliin natin. Kung employed naman po kayo, mas magandang piliin nyo na lang po ang employer ID number or household employer ID number or sa madaling salita ang SSS number ng pinapasukan yung company. Pwedeng-pwede nyo pong hingiin yun sa company na pinapasukan nyo. Then pagkatapos po nun, i-check na po natin ang I am not a robot. I-check na po natin ang I accept the term of services. Then click submit. After natin ma-submit, may lalabas na you have successfully submitted your SSS web account registration. After po nyan, ay hihintayin na lang po natin ang email ni SSS para sa pag-send ng ating magiging password. Pag may ganitong email na dumating sa inyo galing kay SSS, ay ibig sabihin na successful ang ginawa niyong registration ng inyong user ID. Nakapaloob din sa email na to na i-activate nyo na ang inyong password sa pamamagitan ng pagkiklik ng ibibigay nilang link. At pinapaalala na kailangan ay ma-activate nyo na to sa loob ng 5 working days. Kung hindi, ay uulitin nyo muli ang inyong registration sa SSS. Pagkatapos nyo pong ma-click ang link na binigay sa inyo galing sa email ni SSS, ay mapupunta na kayo sa paglagay ng inyong password. At kinakailangan nito ng huling 6 digit ng inyong CRN or SSS number. Pipili lang po kayo ng gusto nyong gamitin, either CRN or SSS number. Reminder lamang po, last 6 digit po, huling 6 na digit ng inyong CRN or SSS number ang itatype nyo po dyan. Pagkatapos nyo pong maitype ng tama ang last 6 digit ng inyong CRN or SSS number, mapupunta na po kayo sa paglagay ng inyong prepared password. Ang pipiliin nyo pong password dapat ay iba sa pinili nyong user ID at dapat po minimum of 8 characters at maximum naman po ng 20 characters. Combination din po ito ng letters at number at dapat po mauuna po palagi ang letter bago ang numbers. Piliin po natin yung matibay na password, yung hindi po basta-basta malalaman ng iba at yung madali nyo pong matatandaan. Kapag nakapili na po tayo ng password na gagamitin natin, i-type lamang po natin dyan sa prepared password at gayon din po sa confirm prepared password. Then, i-click lamang po natin ang submit.
Once na naisubmit na po natin, automatic po na malalagin na po tayo sa ating SSS online account. Reminder lang po na pakitandaan ang user ID at password na niregister nyo kanina dahil yun din po ang gagamitin nyo sa pag-login nyo sa SSS website ng inyong SSS online account. And at the same time, ayan din po ang gagamitin nyo kapag gusto nyo pong mag-login sa SSS mobile app. That's all for this video. Sana po may natutunan po kayo. At kung meron po kayong mga tanong na gustong malaman, just feel free to comment down kung ano man yung mga tanong nyo at sasagutin ko po yan. At kung nagustuhan nyo po itong video, just give a thumbs up. Thank you po. God bless all.